Juan, thank you so much for watching my last vlog. It was about costs of groceries here in Russia. Please subscribe po sa mga bago makakapanood so I can continue uploading about Russia, Russian culture, and places here. For today's vlog, ang pag-uusapan po natin is bawal ba talagang ngumiti dito sa Russia? Well, actually, that's true. Totoo po yan. So, dito po sa Russia, ang mga tao po dito ay hindi basta-basta ngumingiti. Unlike po sa atin dyan, di ba? Kapag nakakasalubong ka ng even though hindi mo kilala, like strangers, total strangers, minsan kakausapin mo and magtatanong ka kung kumusta siya, saan siya nagtatrabaho, saan siya nakatira, and may mga times pa nga na kahit total strangers yan ay nalalaman natin kung ano yung patungkol sa buhay niya, kung ano yung, kung saan siya galing, ano ginagawa niya, so on and so forth. But dito po sa Russia, it's very different. Hatiin natin sa dalawa. So, bawal ngumiti kapag ka hindi mo kakilala, like total strangers. Kahit neighbor, hindi pwedeng basta-basta kangingiti. Pwedeng ngumiti or ngumingiti naman sila kapag kilala nila yung tao, like relatives, friends, you know, close acquaintances. Pero pag hindi nila kilala, it's a big no. Nangingitian mo sila. Punta ka sa labas, may nakasalubong ka, hindi ka pwedeng basta-basta ngingiti or kunyari sa elevator. Diba sa ating mga friendly talk, madalas ganon, pero dito hindi yung pwede. Mga small talk, no, walang gumagawa nun dito. Kapag ginawa mo yun dito, for example, nginitaan mo sila, pwedeng isipin nila na meron kang something. So, it's really very important na pag-aralan mo, maunawaan mo kung ano yung culture ng bansa because iba-iba talaga. Like sa atin, di ba? It's a very friendly culture sa Philippines, pero dito, it's very different. For example, sa elevator, hindi mo pwedeng sabihin, hello, di ba sa atin ganun? Pag kunyari lalabas ka, for example, may cute na bata, tapos sabihin mo, ay, ang cute-cute naman ng baby na to. Ilang buwan na yan? Di ba ganyan sa atin? Pero dito, hindi yan pwede. As in, hindi talaga yan pwede. So, dito, for example, sa labas, may nakita ka or may nakitan kang bata hanggang tingin lang. Hindi mo sila pwedeng lapitan, like pisil-pisilin, ganyan. No, hindi yan pwede. And then, for example, sa elevator, usually dito, ang greetings very formal. Especially kapag hindi mo kilala yung tao. So, ang usual na greetings kapag ka friends, family, you know, close acquaintances, privet. Privet, it means hello. Pero pag hindi mo kilala, hindi mo pwedeng sabihin privet kasi it's like disrespectful. Dapat ang gagamitin mong words is formal. So, instead na privet, ang sasabihin mo ay zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Or kung sa atin, ang ibig sabihin nun is good day or magandang araw. Magandang araw, ganun. Very formal, but yeah. So here, kapag may nakasalubong ka sa labas, to be polite, especially kapag ka mga older na mga adults or yung mga babushka, yung mga grandma, grandpa, dito, yung mga ganong instances, talaga, nagigreet sila. Like, zdravstvuyte. Zdravstvuyte. Good day. And then, hanggang dun lang. So, if you say, zdravstvuyte, ibabalik nila yun sa inyo. Sabihin din nila, zdravstvuyte, and then that's it. Wala nang small talk. You go with your own business, he go with his own business, that's it. Wala nang any other, you know, further conversations. And that's okay. That's definitely okay here. Completely okay. To be polite, ang kailangan mo lang sabihin is zdravstvuyte, and that's it. And never ever say how are you or in Russian kak dela because
Ang Russians kasi, they are very sincere. If you ask them, kumusta ka? Sasabihin talaga nila sa'yo kung ano yung, how their day went, kung ano yung feelings nila ngayon, galit ba sila, happy ba sila. And it will be a very long talk kapag sinagot nila yung question mo na how are you. Whereas sa atin, di ba, sa Philippines, pag sinabi mo lang na how are you, it's just an answer of I'm okay, it's okay, okay lang, ganyan. Pero dito, it's very different. And it's not advisable to ask how are you sa hindi mo gaano kakilala unless friend mo yan, relatives mo yan, it's a no-no. Also, yung pagngiti, hindi rin sa kanila usual nangingiti ka. Yung sasabihin mo na, like sa atin, di ba, yung sa atin, di ba, ang expressions yung na ganyan, no? Dito, hindi. Kasi isipin nila may something ka. And yes, they are very serious, they are very sincere, and they are very formal. And by saying that, I think that's also one of the misconceptions why many Russians are misunderstood because, you know, iba yung culture nila, iba yung kinagisnan nila, iba yung the way they communicate here, the way they treat people, the way they treat others. It could be polite here in their country, but of course, in another country, it would be, you know, different approach. So, yes, hindi sila gaano ngumingiti, and they are very, very serious. They are very sincere, and they are very formal. Kapag ka naman kakilala mo, kamag-anak, or friends, yan, dyan, no restrictions na. Oh, also, I would like to share also na here, very important yung personal boundaries, personal space. Kapag ka hindi mo kilala, and, paano ba sa atin? Like, mind your own business. Ganon. And hindi pwedeng sabihin, hindi mo pwedeng isipin na ang mean naman ng taong to. Makikipag-chika-chika lang. No, because that's their culture. And people here respect personal space. So, kapag ka nasa labas, hindi ka pwedeng basa-basa na lang makikipag-chika-chika sa kanila. Because that's not the way they are. That's not their culture at all. Unlike dyan sa atin, di ba, nakakakuha tayo ng mga kaibigan sa labas. For example, sa jeep, makikipagchikahan ka. And sometimes, exchange na ng numbers, ganun dito. No, it's not. Ah, especially sa mga ano, sa labas. For example, sa park. For example, may nakita ka cute-cute ng aso. Approach mo yung owner. Ang cute naman ng aso mo, ganyan. Dito, hindi. Hanggang tingin ka lang. Hindi mo, pwede mong sabihin, ang ganda ng aso niya, ganyan, or ang ganda ng pusa niya. But that's it. But you have to limit kasi may mga Russians na very traditionals and they will not take that as a compliment but rather invading their, you know, personal space and boundaries. So you have to be very mindful and limit yung small talks. Here it's not really popular yung mga small talks. They don't really do that. And also I would like to share din na kapag naman sa mga close relatives, sa friends, that's a normal thing na yung ngingiti, makikipag-usap. Yeah, but it's very not popular kapag ka hindi mo kakilala. Ah, also one thing pa pala. For example, sa atin, 'di ba? For example, sa mall or sa bank kapag ka, for example, sa teller na lang. Tapos na yung transactions mo and then sasabihin mo sa teller, see you again, see you around. Di ba ganyan yung expressions sa atin? Dito, hindi mo pwedeng sabihin, see you again, kasi iisipin niya, see you again, tapos na yung transaction mo, see you again, o babalik ka dito. Ganon yung thinking nila. How do I say it? How do I explain it? It's not meant that you just want to see the person next time. It's a very
It's very meaningful. Like, they take that sentence in, you know, a very broad, or how do you say it? It's a very in a meaningful context. So if you say see you around, ang iisipin nila, ah, babalik pa ulit to, tapos na nga yung transaction niya, babalik pa ulit. So kapag ka dito ka, for example, pupunta ka sa bank, ganyan, or pupunta ka sa mall, may binili ka, never ever say see you again, kasi ang iisipin nila, babalik pa to, tapos na nga yung transaction siya, well, siya babalik. So yung ganun, hindi siya tulad sa atin na, di ba, very common yung sabihin natin na see you around, see you again. Dito, kapag, for example, punta ka sa bank, and then, or bibili ka sa mall, tapos na yung transactions mo, ang sasabihin mo lang is, daspidanya, haroshibad niya. Ibig sabihin nun, goodbye, have a good day. Very formal, di ba? So, yun lang. That's it. Wala nang any chit-chat. So, you just have to say, daspidanya, haroshibad niya. So, ibig sabihin nun sa atin, goodbye, have a nice day. Or, ano ba sa Tagalog? Paalam. Oh my God, I don't know what is sa Tagalog. Paalam, magkaroon ka ng magandang araw. Ah, paalam, magandang araw sa'yo. Magandang araw muli. Yun, so ganun dito. Very formal. But yeah, sometimes it's very funny to, you know, to compare yung cultures ng different countries. And when I was here the first time, actually, I did not know those cultures, those differences. But you really have to educate yourself para, alam mo yun, hindi ka mapahiya, you will not be in a situations wherein nagsasalita ka or nagsasabi ka ng mga bagay na hindi mo na pala dapat sinasabi in front of other cultures, in front of other nationalities. So, that's it, guys. I hope you've learned something from this vlog. And again, thank you so much po sa mga nag-subscribe, and I hope you like my video. If there's something po na topic na you'd like me to share, you'd like me to discuss, feel free to write it on comment sections. Thank you so much po, and God bless. Bye-bye.